3 months ago nang maglabas ang Astra Honda Indonesia ng teaser about sa Honda ADV160. At talagang pinag-usapan ito sa social media at ilang weeks lang ay inilabas na ito agad ng Honda Indonesia. At talagang hati ang naging opinion ng mga tao. Merong napangitan, meron din naman talagang nagkagusto, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Naging kaabang-abang ito sa Pilipinas at finally the wait is over, and sa mga may ipon na at talagang ADV160 na lang ang hinihintay, masasabi mo na lang talaga ang mga katagang sana all. So yun niya mga tol, anong date, magkano ang presyo at ano bang variant o version ng ilalabas na ADV160 sa atin? Bago ang lahat, pakisubscribe muna ng ating channel at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. Maraming salamat mga tol. So yun niya mga tol, naglabas na ng teaser photo si Honda Motorcycle Philippines ng ADV160. Halata naman mga tol ng ADV160 to. Kaya sa mga 100% sure na bibili ng ADV160, ihanda mo na yung pang-cash mo. Siyempre, sa mga nagbabalak maglabas ng ADV150, mag-isip-isip ka muna tol, dahil sa October 14, 2022, Friday, ang official launch ng 2022 Honda ADV160. And by October 24 ay available na to sa mga dealership ng Honda. Pagdating po sa mga color variants, available po ito sa tatlong kulay. Matte Gunpowder Black Metallic, Matte Solar Red Metallic at Matte Pearl Crater White. And sa version mga tol, hindi pa natin sure kung ABS ba o CBS ang ilalabas. Pero meron na itong presyo. May SRP po itong 164,900 pesos. Sa ngayon mga tol, ang ADV150 po ay may SRP na 150,900 pesos. Kaya sa price gap niya, mukhang CBS version ang ilalabas ng Honda Motorcycle Philippines. Pero sa ibang specs and features, unang-una yung makina niya, 160cc ESP Plus engine at 4 valves na rin to mga tol. Pareho po ng makina ng Click 160, PCX 160 at Airblade 160. At meron itong average fuel consumption na 45 km per liter. Depende pa rin yan mga tol sa riding style mo at sa road condition. At ang aasahan nating iba pang specs na binago ay ang meter panel. Mas malaki na po ito compared sa ADV150. Adjustable na rin po ang windscreen and meron po itong USB charger sa console box. Mas malaki na din po ang underseat storage ito mga tol. At equipped na po ito ng HSTC o Honda Selectable Torque Control. So ilan lang yan sa mga specs mga tol na aasahan natin sa 2022 ADV160. Kaya sa maglalabas ng ADV150, hintayin mo na tong bagong ADV160. So yan lang muna mga tol, idetalye na lang natin ang iba pang specs pag na-release na ng Honda Motorcycle Philippines. Big shoutout po sa mga nakasuporta sa munti nating channel. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.